nagtatanong kung paano mag-apply dito sa Japan. Guys, malaki ang chance nyo na makapunta dito sa Japan at okay, good morning guys. This is our Pinoy truck driver. Alright, good morning mga guys, Pinoy Truck Driver Japan is here. Ito na naman po ating panibagong video. So, kung bago po kayo sa channel ko, pakisubscribe na lang po at ilike nyo na rin po ang mga videos na mga ina-uploads ko. At gayon din po, ay push na rin po ang notification bell para po kayo ay ma-update sa mga panibagong videos na mga ina-uploads ko. Ayun mga guys, so salamat po sa lahat ng mga nag-comments sa akin previous na video. So, kung magkano ang sahod sa dito sa Japan. So, salamat po sa inyong mga comments. Salamat din po sa inyong pag-subscribe, sa lahat ng mga nag-subscribe. At salamat din po sa mga nag-like ng videos. So, shoutout po kay magsasaka ako, Aldrich Dean Manayan. Shoutout sa iyo. Salamat din sa iyong pag-subscribe. At salamat din at shoutout din kay Pinoy Dreams Japan. So salamat sa iyong pag-shoutout sa akin sa iyong vlog. So pagpalain ka ng Panginoon. So lahat po kayo na mga sumusuporta is pagpalain po kayo ng Panginoon. So ngayon mga guys, dun sa mga comment section mga guys, ang dami pong nagtatanong kung paano mag-apply dito sa Japan. So kung ano yung agency at kung ano yung proseso papunta dito sa Japan. So, bago natin sagutin lahat ng mga yan mga guys, so kailangan muna nating malaman kung paano at ano yung mga requirements dito sa pagiging truck driver dito sa Japan. So, first requirement po sa pagiging truck driver dito sa Japan is kailangan nyo po ng truck driver's license. So, Japanese truck driver's license. So, hindi po siya truck driver's license sa Pilipinas or truck driver's license sa ibang bansa. So, kailangan po is Japanese truck driver's license. So, paano natin makukuha itong Japanese truck driver's license? So, yung Japanese truck driver's license, mga guys, is makukuha natin ito sa license center. So, pwede rin po is sa mga driving schools. Pag kayo po ay gumraduate sa driving school, automatic po yung inyong mga diploma, ba tawag doon? Automatic yung mga papers nyo is ipapasa nila yon sa may license center at doon sa may license center is makukuha nyo po ang inyong driving license. So, para po sa inyong kaalaman mga guys, ako po isang residente dito sa Japan. So, 17 years old pa lamang po ako, kinuha na ako ng aking magulang doon sa Pilipinas at pinapunta nila ako dito sa Japan. So, anumang mga processing dyan sa Pilipinas ay hindi ko po alam kung paano kumuha ng mga lisensya dyan sa Pilipinas. Hindi ko po alam kasi 17 pa lang ako nung pumunta ako dito sa Japan. And also mga guys, so para din sa inyong kaalaman mga guys, is that hindi rin po ako nag-driving school dito sa Japan. So, nag-direct po ako sa license center. So, sariling sikap mga guys para kunin yung driver's license ko po. So, yun na nga guys. Eto na tayo sa ating topic. So, ang pinaka kailangan po nila is ang truck driver's license. So, alam naman natin na makukuha natin ito sa mga licensing center. So, nag-research po ako mga guys kasi hindi ko nga alam kung paano i-apply galing Pilipinas papunta dito sa Japan. Nag-research po ako, nag-self assignment ako, self-study, self-research. So, ni-research ko po kung alin yung mga agency or alin yung mga processing, kung paano mag-process ng papunta dito sa Japan. Unfortunately mga guys, wala po akong nakitang mga agency. Wala rin po akong nakitang paano mag-process papunta dito sa Japan. Pero mga guys, huwag kayong mag-alala. Bibigyan ko kayo ng tips mamaya kung paano makapunta
dito sa Japan. So wala man tayo nakita sa internet, pero may bibigyan akong tips sa inyo kung paano kayo makapunta dito sa Japan at maging truck driver. Information lang po mga guys, kaya siguro wala yun mga guys, is hindi nila ito sinama sa skilled workers visa. So dito sa Japan mga guys, is kailangan mayroong mga visa. So iba't ibang klase yung mga visa dito sa Japan mga guys. Merong skilled workers visa, merong training visa, merong mga ano pa ba? Iba't ibang klase mga visa mga guys, tourist visa, visiting relatives visa. So iba't ibang klase mga visa dito mga guys. Pero ito ang pinaka most important mga guys. Kung gusto niyo maging truck driver dito sa Japan, kailangan niyo po ay ang long term visa. I-explain ko po yan kung bakit kailangan long term visa, at baka ito rin po ang dahilan kung bakit hindi walang mga agencies na nag-a-apply galing dyan sa Pilipinas papunta dito sa Japan. So explain ko po mga guys. So ang pagkuha po ng truck driver's license dito sa Japan ay hindi madali. Napakahirap. Papasok ka sa isang butas ng karayom mga guys. So hindi lang siya kagaya sa atin na basta mag-apply ka lang, ibibigay mo na or ibibigay na sa iyo yung lisensya. So I guess ganyan po ang kalakaran dun sa atin. Mag-apply ka, maghihintay ka at nandyan na yung card sa iyo. Dito po mga guys, iba po mga guys. Kailangan pong dumaan ka sa mga test. So nung ako'y kumukuha po ng aking driving test, especially sa truck, is that muntik na talaga akong mag-give up mga guys. So salamat kay Lord at binigay sa akin ang aking asawa, at ang aking asawa ang ginamit ni Lord para i-encourage ako na tapusin yung lisensya. So kasi mga guys, hindi po madali ang kumuha ng lisensya dito sa Japan, lalong-lalo na pag ikay nag-direct dun sa license center. So gayon din po pagka nag-driving center po kayo, hindi rin, at nag-driving school din kayo, hindi rin madali po. Napakamahal ng driving school dito. Kaya kung gusto niyo ng alternatives, pwede po kayo doon sa mag-direct po kayo. Kaya lang ang kalaban niyo naman doon po is napaka-strikto nung mga pulis na magbibigay sa iyo ng test. So yun mga guys. So salamat sa aking asawa at salamat syempre kay Lord, at sila ang naging way ko, sila ang naging daan para makuha ko yung aking truck driver's license. So paano kumuha ng truck driver's license? Ganito po yun mga guys. Kailangan nyo po ng long term visa. Bakit po mga guys? So ang pagkukuha po dito ng lisensya is pag may long term visa kayo mga guys, kailangan 12 months muna or equivalent to 1 year muna bago kayo makakuha ng driver's license. So yung driver's license na to mga guys, hindi lang ito truck driver's license mga guys. Ito po ay normal driver's license o yung pangkotse na driver's license. So hindi pa siya yung truck driver's license. So kailangan 1 year muna ikaw magstay dito sa Japan at bago ka makakuha ng driving license. So after nun, kung halimbawa gusto niyo pong mag-drive ng medium size truck o tawag nila doon chugata, so kung gusto niyo pong mag-drive ng ganun mga guys, kailangan 2 years of driving experience using your Japanese driver's license mga guys. So 2 years. So after that, kung gusto niyo mag-upgrade talaga or kung gusto niyo ogata or yung large size vehicle, kailangan po is 3 years of driving experience using your Japanese driver's license dito sa Japan mga guys. Ano niyo ako, pwede ba international driver's license dito sa Japan? So dati ino-honor nila yung international driver's license, pero sa ngayon mga guys is that hindi na nila ina-allow yung international driver's license. Bakit mga guys? Marami kasing mga foreigners or ibang lahi ang gumagamit ng peke na international driver's license. Guys, so bibigyan ko kayo ng tips
kung paano kayo makapunta dito sa Japan bilang isang truck driver. Ah, para maging truck driver, hindi bilang isa, para maging truck driver. So, tip number one mga guys, is that may biyanan po ako na nagtatrabaho sa agency dito sa Japan. At meron silang mga agency hawak dyan sa Pilipinas. Ilalagay ko na lang po sa description box kung ano yung company nila. Or kung maaari, ilagay ko na rin din yun yung address doon. Address dyan sa description box. At puntahan nyo doon mga guys. Well mga guys, hindi kayo makakapunta bilang isang truck driver mga guys. But pwede kayo makapunta dito sa ibang field mga guys. For example, halimbawa, gusto nyo yung pumunta ng Japan, pwede kayong pumunta ng Japan bilang isang caregiver or nurse, mga ganun mga guys. So, or bilang isang skilled worker mga guys, or welder, kung meron talaga kayong mga skills mga guys. So, ito yung isang paraan para makapunta kayo dito sa Japan. Well, ito siya mga guys, is that pag nakapunta kayo sa Japan, syempre may experience nyo kung anong buhay sa Japan. So, makikita nyo kung ano talaga ang Japan at makakahawak din kayo ng lapad mga guys. So, yun po mga guys. And then, ang pangalawang suggestion ko sa inyo mga guys, pangalawang tips na maibibigay ko sa inyo mga guys para kayo maging truck driver dito sa Japan is that kailangan mag-pray kayo mga guys. So, bakit kailangan mag-pray? So, ipag-pray nyo sa Panginoon mga guys. Ito yung ipag-pray nyo ha. Ipag-pray nyo kay Lord. Kung loloobin niya, syempre sa kanya yung kalooban. Kung loloobin ng Panginoon, ipag-pray nyo na makahanap kayo ng mapapangasawa dito sa Japan. So, long-term resident, long-term visa holder, or permanent resident holder, or Japanese citizen mga guys. Alin dyan sa tatlo? Kung kayo ay makapag-asawa ng alin dyan sa tatlo, may posibilidad mga guys, malaki ang chance nyo na makapunta dito sa Japan at maging truck driver mga guys. So dahil pag nag-asawa kayo mga guys, magkakaroon kayo ng long-term visa. So itong long-term visa mga guys, kahit ano pwede nyong gawin pag may long-term visa kayo mga guys. So ito yung pangalawang tip ko sa inyo. Manalangin kayo mga guys. Ipag-pray nyo na sana loobin ng Panginoon na makapag-asawa kayo dito sa Japan. So, ito po ay advisable lamang po sa mga single. Kung may mga asawa kayo, sorry po, hindi po ito advisable. So, yun mga guys, kailangan mag-pray kayo. Okay mga guys, at yan po mga guys ang video natin ngayon. Salamat po sa inyong panunood. At naway nasagot ko po ang inyong mga katanungan. At kung mayroon pa mga kayong mga questions po at mga suggestions, mag-comment lang po kayo at atin sasagutin ko po yan mga guys. I'll try my best na masagot kayan yung mga tanong niyo po mga guys. So sa ngayon, ito muna yung videos natin. So huwag kalimutan po mga guys, mayroon pa rin pa ako isang channel, so Family in Japan. Subscribe po kayo at i-like nyo rin po at panoorin nyo po yung mga videos na nandoon. So, about po yun sa buhay namin dito sa Japan. So, for now, salamat sa inyong panonood. God bless you all. Pagpalain kayo ng Panginoon. At keep on trucking. Be safe. At mag-ingat tayo sa ating mga trabaho. Salamat sa inyo mga guys. God bless you all. Thank you. Goodbye.